Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Good morning sa inyo mga bae. Welcome sa Taong Bahay. Magandang umaga. Magandang umaga, diba, my Julie. Sa Taong Bahay natin. Mami Mabel is that too. It's me. May nabago lang. I like the change. Diba? Oo nga. And the change also. The hair. Ito naman yung hair. Sa'yo rin, no? Ibig sabihin, beautiful day today. Siya naman talaga. Laging nagbabago ang hairstyle niya. Yung bilin nga nung nag-ayos nung buhok. Pakisampay nga yung buhok dun sa bali. Opo, ayan. Oh, mga bay, kamusta na kayo? Hope you're doing okay. Dahil kami okay na okay dito. Yeah. Dalawa ang makakwentuhan natin for today. Of course, yung isa taga iCrops International, si Miss Shai Caperal. And si YelCast! Ay, hindi si YelCast! Makikita natin na kanya napakaganda mga works. Totoo yan. Yes. Sabi ko nga, Yel, ah, kailangan yung bumibisita dito may iniiwan. May souvenir! Samantala mga abay, puntahan muna natin ang ating trivia for today. Tungkol ito sa aluminum. Aluminum? Yes! Mm-hmm. Alam nyo ba? What? That it takes the same amount of energy to make one new can as it does to make 20 recycled cans. Oh, talaga? Parehas lang. Parehas lang energy. Isang bago at dalawampung recycled na lata. Ayun. Pero mas maganda pa rin ang re-recycle. Of course. Dapat matuto talaga tayo mag-recycle. Oo. Yes. At saka yan na ipibenta eh. Oo. Pinipit-pit. At kaya nga ako eh, lahat ng mga lata eh. Talaga hindi ko tinatawa. Ay, pero sa ano? May pera. Mga kalakal tao. Mga kalakal. Uy, nangangalakal. Eto pa, speaking of recycle. Speaking of recycle, ha, mga recycling, ang recycling one aluminum can save enough energy to keep a 100-watt bulb burning for 4 hours. See? Ganyan yung kagandahan ng pagre-recycle. Yes. Nakasave, nakatulong tayo sa ating environment. Totoo. Yes. Alam nyo ba na mahigit sa 50% ng aluminum cans na pinaproduce ay pwede namang i-recycle at na-i-re-recycle. Galing pati sa recycled na produkto. Yes. Ito pa. Ang isang gamit na aluminum can be recycled and back on the grocery shelf, diba? Oo. As a new can in as fast as 60 days. Ganun ka bilis. Diba? 60 days lang is all it takes para magamit nating muli yung mga ni-recycle na lata. Totoo naman eh. Hindi naman delikado o hindi naman. Kasi nililinis naman din siya. Dumadaan siya sa processing. Kaya dapat sa mga taong bahay natin, pag meron kayong mga delata at mga lata dyan, kainin nyo, bigay nyo sa akin. Bigay sa akin yung lata. Kainin yung lata! Kainin natin, hindi kainin yung laman. Bigay sa akin yung lata. Kayo may delata, kainin nyo yan. Oo siya, sige. Kinabahan ako doon. Wala, pinatawa ko lang ngayon. Yan ang ating trivia for today, mga bay. May malaking kinalaman sa aluminum. Yes. Babalik kami. At sa recycling. Of course. Yes. Babalik kami dahil tuloy ang kwentuhan dito sa Taong Bahay. Diyan lang po kayo. CNTV. 我是 Candice Dan 陈静宇. And my name is Ricky Sun 孙凯. 我是您的新闻主播 Rosely Chua 蔡南中. 我是您的气象 Buddy 真诚 陈金霄. 我是您的新闻主播 Landry Chang 郑启南. 我是您的新闻主播 潘伟莲 Michelle Pan. 我是您的气象 Buddy Zayan S. Dan 陈杰宇. Friends, Marco Desani here, your EBC correspondent from Pensacola, Florida. Make sure to watch Digital Net every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. only on Net 25. Don't forget to stay one with 25, and remember, all you need is love.
anunsyo publiko. Aminado ang Department of Agriculture na insufficient o hindi pa rin sapat ang produksyon o supply ng bigas sa bansa. Batay sa tala, nasa 95% lang ang rice sufficiency sa Pilipinas, kaya kailangan pang mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Ariel Cayanan, ilan sa mga tinitingnang dahilan ang malalakas na bagyo na dumarating sa bansa, gayon din ang pabago-bagong lagay ng panahon. Kaya naman, hinihikayat ng Department of Agriculture ang publiko na hanggat maaari ay iwasan ang pagsasayang ng kanin o kumain lamang batay sa dami ng kayang ubusin. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Nagpapatuloy ang ating masayang kwentuhan dito sa Taong Bahay. Nakikita nyo ba itong kagagandang mga painting sa aming harapan? Babisita natin for today ang taong gumawa ng lahat ng ito. Yes! Help us in welcoming YelCast. YelCast! Good morning! Good morning! Kamusta ka na? Okay naman po. Okay good, naman po. Good! At ikaw muna, Yel. Si Yel ay taga saan ba si Yel? I'm from native from Batangas. Ayun! Kaya siya member ng ano yung association nyo? Grupo Sining Batanggenyo po. Ayun! Natatandaan nyo ba mga abay nang sila ay ma-invite din natin dito? Apo. Ayun! Ibig sabihin, mga taga, mga Batanggenyo, ano, magaling sila sa art. Artist sila talaga. And you've been doing this for how many years? Ever since elementary, high school, college, nagpipaint na po ako. Pero more pumasok po ng art scene 2010. Mm. So, ibig sabihin, ikaw ang pambato ng section nyo when it comes to contest ng mga art, artistic work. Ganito talaga yung ginagawa mo nung umpisa. I mean, like, painting talaga. Hindi ka nag-start sa ibang form ng art. Painting po. Mga painting talaga. Ibang medium lang po. Pero mga poster making, sumasali na ano po. Ano unang-una? Tanda mo ba? Ano yung unang-una mong ginawa? Mga dodrawing ko mga bata po, mga, kasi ay proud na sa magsasaka. So, mostly yung mga dodrawing ko is anong alagang hayop ng tatay ko. So, ano yung... Rice field. So, mostly ganun. Yun yung mga art projects sa atin, mga landscape, tinuturo sa atin gumawa ng lahat. Ako, una kong gawa, maganda rin eh. Ano? Stickman. Ay, ikaw? Ay, stickman. Stickman. Okay lang po yun, ma'am. Art din po yan. Pa-explain natin kay Yel, itong mga... Yes, yung mga din-drawing niya. Oo, sige. Yel, ano punahin mo muna. Ano ba dyan ang gusto mo? Sa gitna. Ito po kasi more on kasaganaan po. So, iba't ibang klase ng kulay. Taas ba natin? No? Ano ba? Para iba't ibang klase ng kulay. Ito. So, abstract siya. So, iba't ibang klase ng kulay na pinagsama-sama ko. So, more on pang-harvest ng mga colors. Mm-hmm. So, basically, yun namang nandulo. Actually, yun ang paborito ko. So, exhibit siya bukas sa Taytay. This one? Sa Development Academy of the Philippines. Grupo Sining Batanggenyo. So, isa family na magkapatong. Family. Father na binubuot niya yung mother at yung mother anak niya. Parang, is this the same as with that? Ito naman is a panadero. Oh! Ito naman is yung mahilig sa music. So, ang tawag ko dito is 3-in-1 series. 3-in-1 series. Kasi ako, ano concept mo? Halo-halo po, pero more on kung ano yung mga gusto mong gawin. Kasi kapag artist naman, medyo malawak po. Ayun. So, pag ikaw ba, meron bang oras? Kasi merong misan tayo, di ba? Parang gusto ko yung tahimik ako, gusto ko ganitong oras ako magpe-paint. Gusto ko nag-iisa lang ako para nakapag-concentrate ako. Ako po kasi anything. Kasi kahit nga po sa mga store, yung mga placemat, drawing ko rin ako, iniiwan ko na gawa. So, pag artist naman, ako hindi ko niniwala na kailangan nasa mood kayo. Basta love yung ginagawa mo, gagawin mo yun eh. Tsaka pag may naisip ka kagad, sayang kasi yung concept, iyan mo kagad. Hindi yung iba kasi namumundok pa bago makakuha ng mga Sino naka-influence sa'yo? Mostly na na-influence po sa akin is siguro ang mga parents ko kasi ever since na sumasali ako ng mga contest dati, sinusuportahan nila ako. Pero artists din ba sila? Hindi. Na talaga? Sa family nyo, ikaw lang? Apo, ako lang po. Talaga? Apo. Oo. Ay, itatanong lang din namin, ha? Alam niyo mga abay, sikat na painter din itong si YelCast. Oo. Pero, yung unang-una na naibenta mo na painting, magkano?
Okay na pa ba sabihin? Oo! Oh, okay. Yung price. Ang una ko po na benta na painting is, mas medyo ganun kalit po. Mga 25. Wow! Wow. Talaga? Nasa Greece na po kasi yun. Nasa Greece. Nasa Greece wow. Yung painting na yun. So, medyo yung painting ko mas malayo na abot kaysa akin. Oh! Nauna na sila. Kasi papunta ka na rin doon. So, paano pag nabili na yon, gagawa ka ba na replica o iba na, ibang concept na? Medyo iba't ibang concept. Kasi syempre, di ba gusto nung bumili, kanya solo niya yung ganong style, yung design. Apo, may mga collector din ako iba't iba. Like yung isang collector from QC, mga gawa naman na nakakatawa. Kasi mga sikat na artist like Manansala. Oh, wow! Malang. Malang. So, yun po yung ano. Talaga? Wow! E paano kaya next year? Wow, dito! Magkakaroon ng bagong bihis. Promise yan. One man show ni ano ni Yel dito sa atin. Everyday one man show. Everyday one man show. Gaano katagal ito? Gusto ko na itanong, gaano katagal ka gumawa? Yung maliliit, mga inaabot ng ilang... Actually, the base po. Meron po kasi minsan may 2 years na hindi pa tapos. Meron namang 1 hour tapos na po. So, depende sa mga... Ano po? Sa gagawin. Sa mga kulay na. Sa mga kulay po. Yung detalye, di ba? Apo. Depende po. Pagka ba... halimbawa, nakailang beses ka na nakapagsagawa ng exhibit? Medyo marami na po eh. So, since 2010 po kasi sumasali ako na iba't ibang exhibit. Iba po, minsan for a cause, minsan naman mga more on group shows po. Para doon sa ating mga abay na nanonood ngayon, na, parang type ko yung naka-display na painting, how can they get in touch? Actually, mga paintings ko po, dalawa po ang pwede nyong makita. Yung po mga Muslim paintings ko naka-display po sa Arte Lino sa Batangas Gallery. Malapit po sa syudad. And then mostly po is mga paintings ko is nasa Facebook page ko, YelCast, YelCast. So, nandun po mismo yung... Yun! Pakilike nyo lang, YelCast Arts. Ayan, nakilike nyo si Yel. Okay, may question ako pa. Sige. Tuturo ka ba dun sa kaya yung mga bata na eto, sa tingin niyo? Paraan niya. Opo, nag-ano po ako. Actually, nagtuturo po sa mga bata, nag-workshop po ako. So, isa last workshop po isa sa Batangas kasi I'm graduate po ng Santa Teresa College, STC Guhit. So, basically, giving back po. So, nagtuturo ako sa mga bata na doon din po ako nag-start. So, tinuro po sila ng mga pastels. Talaga. Apo, minsan sa PGH po, sa mga bata may cancer kids. Sige, para doon sa ating mga abay na aspiring painters, ano ang masasabi mo sa kanila? Yes. Sa mga ano po, sa mga aspiring artists po, actually tatlo po yung mabibigay ko na advice. Ang una po is Y, ibig sabihin you po. So walang ibang magkapagaling sa sarili mo, kundi sarili mo. So hindi mo kailangan maging magaling para magsimula. Kailangan magsimula para gumaling. So, yung E, ang kailangan execute. So, kumbaga, gawa ka ng gawa. So, huwag kang matakot magkamali kasi lahat ng pagkakamali, may natututo ka. So, mostly, pag nag-workshop ako, lahat ng mga hindi magandang ginawa ako, pinapakita ko rin. So, sabi ko nga kanina, luto na kasi nakikita kami. And yung L po is love. So, yung ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, mahalin mo lang. So, hindi mo kailangan i-compare yung mga ginawa mo sa ibang tao. I-compare mo yung mga luma mong ginawa sa mga bagong ginagawa. So, wala kang ibang kompetensyon kundi sarili mo talaga. So, mahalin mo lang. Lahat ng ginagawa, mahalin mo lang. Oh, very inspiring. So, Yel. Execute and love. Isip din ako ng so, bilis matandaan. Yes. Haba ng pangalan natin, wag na lang. Ganda lang. Tatlo lang eh. Pero one last, doon sa mga gustong iniisip nila na gano'n ba kahaba, gano'n katagal bago makagawa ng isang magandang painting? Sobra. Actually, depende po sa artist and depende po sa subject. Sa medium mo. Kanya-kanya po kasing style. So, kasi kumbaga parang kanya, paano mo siya ginagawa? Depende kung, kasi meron po ako mga 1 hour, merong minutes lang, merong 2 years. Meron hindi pa po tapos, so... Di pa rin tapos? Ano yung 2 years, mas mahal. Bakit ganun? Bakit tumatagal na ganun? Ano yung factors na
bakit pwedeng tumagal ng ganun katagal yung isang ginagawa? Kaya po kasi minsan tumatagal, eh, yung concept mo kasi. Kasi nagbabago-bago. Nagbabago yung concept. Oh. Kasi ang pag-artist, minsan di mo alam kung kailan ka titigil. Hindi mo alam kung tapos na siya o hindi. Sige. So, pinta ka lang, pinta. May sleepless nights ka pag gumagawa. Ano pa? May sleepless nights. Yung tipong talaga hindi mo tinutuluga talaga. Oh, meron po ganun. Kasi kahit, kumbaga, pag gusto mo talaga ginagawa, pag passionate kasi ka talaga. Magutong ka man, lahat, kumbaga, gusto mo talaga, gagawin mo talaga eh. Kapuyat ka lang, kahit di ka matulog. Yun po. Okay, sige. So, Yel, maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you for inspiring us. At saka yung mga young artists. Opo. So, may mga exhibits din po kami. So, yun. May exhibit po kami bukas sa with group po Sining Batanggenyo sa Development Academy of the Philippines. So, meron din po sa by January. Sa mga abstract naman po kami sa Dariles de las Islas. And then, I have a project sa When in Manila. So, lahat ng mga paintings ko talaga is nakalagay sa t-shirt. Then, oo, isa for art drive. Ayun. So, once you buy that t-shirt, talaga? Para po sa foundation. Agyo, nakakatulong. So, kasi yun po yung pinaka long-term goal ko. So, magkaroon ng art foundation. Oh, yung request ko. Yung gawa niya tayo ng abstract. Okay. Thank you again, Yel. Mga abay, babalik ang Taumbahay at sa aming pagbabalik, kasama natin ang iCrafts International. Yeah. Sige po. Kayo. Thank you po. Thank you. Join us for nostalgic musical performances. Trivia. Entertaining discussions by the one and only Jukebox King, Victor Wood. And Asia's Queen of Songs, Felita Corrales. For an hour of beautiful Sunday, every 11 a.m. to 12, here on Net 25. We're from The Break Room. I'm Nikki. And I'm Giselle. And we would like to invite you to watch The Break Room every Monday, Wednesdays, and Fridays at 7:30 p.m. only here at Net25. Anunsyo publiko, sapat ang supply ng bigas sa bansa at walang dahilan para tumaas ang presyo nito sa mga pamilihan. Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Manny Piñol makaraang lumabas sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA na nagkaroon ng bahagyang pagtaas ng presyo ng bigas sa ilang lugar sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Sinabi ng kalihim na tumaas ang lokal na produksyon ng palay sa 95% national rice requirement ngayong taon kumpara sa 89% rice requirements noong isang taon. Nabatid na naglalaro sa 35 hanggang 40 pesos ang presyo ng wheeled milled rice habang nasa 40 hanggang 50 pesos ang presyo naman ng commercial rice kada kilo. Pep News, Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sabi namin sa inyo, yung mga magaganda at guwapo na nakita nyo doon, yung mga taga-iCrafts yun, yung mga nag-aaral sa kanila. Magandang umaga sa iyo, Miss Shai Capera. Magandang umaga muli sa inyo, mga kaabay. Welcome back. Yes. Sa Taumbahay. So, ang win. Kasi sa sarap ng mga ano ni Leigh. Hindi, actually, it's a training center. Itong iCrafts International. So, tell us something about iCrafts International, lalo na ating mga kataumbahay. Yes, sa mga kataumbahay natin na gustong mag-aral, may pangarap, ang iCrafts ay nagbubukas ng door for you. Na open po kami for the training. We have a bread and pastry, bread and pastry production and C2. Of TESDA. Yeah, we are accredited of TESDA. And then we have massage therapy, we have Hilot Wellness. If you want national certificate from TESDA, nag-offer din kami. Ayun, yung mga gusto, yung mga katawang bahay natin, na gustong matutong magluto,
Ayan. Ayan! Ako marami. Gusto culinary. Pwede po kayo. Oh. Gusto niyo magkaroon ng certificate? Pwede po. At saka, gaya niyan, yung pinakita kanina, yun po yung mga estudyante namin. Ah, opo. After their training, nag-undergo sila into immersion. Yung sa catering naman. Ah, ayun. Haba, di may sigurado na agad silang pupunta. Yes. After nun, malay nyo, ma-absorb namin sila. At magkakaroon sila ng employee. At itong catering business na ito, Ms. Shai? Open din kami for the catering, for the catering businesses. Yung mga may gusto na magpaklalo na ngayon December, event, yeah. Yes, so you can call us. Ano number? 369-5707 and then 0922-7373-750. Okay, kung hindi nila nakuha agad yung number, pwede naman silang ano pumunta, merong panahon. Yes, we are located at Mindanao Avenue, corner Old Sauyu Road, Quezon City. Ayun. May FB page. Yes, of course. iCrops International. Yun lang. Hanapin nyo lang. iCrops space INTL. Ayan. Ayun. So, yung pagtuturo nyo doon sa training center na ito, gaano katagal? Bawal, mag-enroll ka. Gano'ng katagal karaniwan? Short courses lang kami. Short course na yun. Gaya nung ano, bread and pastry namin, that is 141 hours lang. Oh. Yes. 141 hours tas in a week, gano'ng katagal yung, ano, gano'ng kadalas yung paso? That is 18 days. 18 days. Na Mondays to Fridays? Mga gano'n? Yes, it depends kasi gaya. Sa schedule ito, nila. Ayan, meron kasi yung mga teachers lang. Friday, Sabado lang sila available. Mm-hmm. Yun. So every Saturday. Ina-absorb namin yung mga yun, diba? Flexible kami. Kasi kung gusto ko, I mean like, kung meron ka ng ibang career, pero you would want to... Gusto mo matuto pa ng bago. Something productive. Pwedeng-pwede. So ilang oras yung kung Saturday? Ilang mga 4 hours? Or yes. 4 to 6 hours. 4 to 6 hours. Mabilis lang. Mabilis mo. At pagkatapos nun, marunong ka ng mag-bake, marunong ka ng mag-luto. Yes, yung proper naman. Pwede ka na mag-start ng iyong small business. Yes. Correct. Tinuturo rin namin yung entrepreneurship. Ayun, di ba? Ayun! Yes, ang package in one na pag nagpunta sa iCrops, yes, diba? Kompleto. Hindi ka man dumiretso agad sa pagbibusiness, something to do for your family. Correct. Diba? Iniisip ang ating kataong bahay ngayon. Teka muna, mahal ba? Pagka nagpupunta sa ganyan, sa training center na ganyan, mahal ba? Mura kaya kami. Yes. Kasi yung bread and pastry arts, umaabot ng yung iba, kalahating million. Or yes, sa culinary, yes, diba? Yes. Mahal na. Mahal. Sa amin. Affordable. Yes. Yung regular namin is 35,000. Pero now, nag-promo kami, 18,000 na lang. Kailangan yung mga taong bahay natin. So, para excited kami na. Sige. Miss Shai, pakibanggit lang dito yung iCrops International. I-promote niyo na po. Yes, oo. Ini-invite namin kayong lahat, lalo na ngayong December, magbabakasyon muli. Yeah. Pwede kayong maging pastime ninyo. Pwede kayong pumunta sa iCrops at mag-aral ng pagluluto, pagbe-bake. Kung gusto nyong masahe, meron din kami. iCrops is open for you. iCrops, you can call 369-5707 and 0922-7373-750. And we are located at Mindanao Avenue, corner Old Sauyu Road, Quezon City. Di kaya, magpunta lang sa iCrops International page. Sa kanilang page. Yes. Nandun lahat ng activities namin kung gusto nyo malaman about iCrops. At sa Taong Bahay. Kasi nakalilay tayo, so pwede nang panoorin ulit para ma-recall. Correct. Salamat din sa Taong Bahay dahil laking tulong ninyo. Salamat. Maraming salamat ulit sa iCrops International at kay Ms. Shai. Mga bahay, babalik agad ang Taong Bahay dahil tuloy ang kwentuhan. Diyan lang po kayo. I'm Art, and I'm PJ, and we are from Word Up! Manood po kayo ng mga shows ng Net 25 Kids! Watch Homework Monday to Friday at 4 to 4:30 p.m. And watch Word Up every Saturdays and Sundays at 8:30 to 9 in the morning! Again, I am Art!
today, and we are one with 25. Nod po kayo. Bye. ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Ha, itong mga niluluto na mga na, from iCrafts International at dito sa galing luto din to ng mga thank you sa inyo. Titikman namin kung tapos na sila sa pandasa. Masarap dito. Masarap talaga sa brownies. Yes. Ayan. May baka gusto ate Pai. Ayan, kuya, pwede na ako eh. Let's taste it. Sarap. Hindi na ako magsalita. Ang sarap. At habang kumakain kami rito, ha? Happy birthday kay Ma'am Lynn Manalo. Hi, Ma'am! Hi, Ma'am! Happy birthday po sa inyo. Pagbati. At pagbati mula sa Taumbahay family at EBC family. Yeah. And of course, birthday din ngayon ni Abay Bell. Yes! Happy birthday! Happy birthday, Ate Bell! At sa lahat naman nag-birthday today, happy birthday sa inyo. Kung wedding anniversary ninyo, dapat ito, ganito ang sarap. Happy wedding anniversary sa lahat. At sa mga nag-celebrate ng monthly, happy monthly sa inyo. At congrats sa aking anak. Ah, happy birthday! Pinabati natin yung mga taga Toronto, Canada. Thank you for watching. At yung mga taga Singapore. Yeah. Thank you so much. Papaalam na kami. And of course, don't forget to watch Freestyle Kitchen after Taumbahay. At mamaya, 1 p.m. Letters and Music. Ako po si Mami Mabel Cruz. Salamat po sa pagtutok namin sa amin ngayon. Happy weekend sa inyong lahat. Ito naman si Abay Julie Fernando. Ah, ito po si Mami Claire Tizan Cuenca. Sabay kain. Sabay, nagsasabi na. We are one with 25! Hindi na ako nakapagsalita, oh. Love ya! Happy weekend!